Hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share, at ilalagay natin to sa playlist. Yan. So, ayusin ko to yung YouTube channel natin. Okay. So, pag-usapan natin tungkol ngayon sa bagong video series, sa series 1 sa ating love story and relationship. Okay. So, lesson in life to. So, I hope na expect kayo, naka-learn na kayo sa school, sa work, at business. So, importante naman dito, papasok naman tayo dito sa next stage sa relationship at love. Bago na magpamilya ang isang tao, kailangan mo na yung relationship at love papasukan or papakilala ng kapwa tao. Yun, mas marami dito mga taong bagsak, fail dito sa relationship at love. Hindi ko naman, disclaimer, hindi naman ako perfect sa sarili ko. Hindi naman ako masyadong malalim sa relationship. Pero, ang isasabi ko lang based sa experience na nakikita ko sa ibang tao at observation. At yung nalalaman kong mga balita, yon. At based din sa observation ko, mga sariling analyze. Okay. So, dito talaga sa relationship, yes, maraming busy sa work, sa school nila, maraming busy sa business. Pero kahit gaano kabising tao, humahanap talaga ng paraan, makahanap sa kanilang love life or relationship nila. Or kabiak, or kahati nila sa buhay nila. Kasi kung yung ikaw o yung love life mo, yun ang buo. Yun ang tawag na heart, kayong buo, nag-iisa. So, ano ba talagang dahilan nito? Kasi sabi nila, love life, Valentine's Day daw, ganito. Marami daw silang ganun. Pero sa Bible, wala talaga. Kasi, hindi dapat sa February lang ipakita mong love. Valentine's Day mo. Dapat buong araw yan. Taon, lagi-lagi yan. Hindi lang sa pecha yan naka-schedule. Hindi lang yung mapagbigay ka lang sa Pasko lang, Christmas lang, o sa New Year. Dapat buong taon yan. Sa kaya mo lang sa resources, di ba? Pinaghahandaan talaga siya. Yun lang din na medyo ngayon ang malamundo, pinipitsa lang nila ang pag-ibig. Mother's Day, Father's Day. Yun lang din na dapat sa buong araw yan, buong taon. Hindi lang sa pecha lang yan. What if sa ganito? Kasi based sa ating pag-unawa, sa pag-intindi, ang love talaga, ano yan, goodness yan. Positive, ganito. Pero bakit ba maraming love ngayon na nagkatuluyan sila, nagkaanak, din nagkahiwalay. Ang nagkahiwalay lang din, hindi sila nagkaunawaan mostly, at iba naman ay third party. Yun. Medyo sensitive tong istorya na ito. Medyo wag lang kayo ma-offense dito kasi ano lang to eh. Analyzation lang, idea. Mga gabay sa mga kabataan. Kasi yun lang na eh. Yung importante, napapasok ka muna sa relationship, paghirapan mo muna. Mag-ipon ka na may pera ka, financially prepared, mentally prepared, physically prepared, lahat, financially prepared at lahat, everything's prepared at younger age. Kasi kung nag-aaral ka pa, nagtatrabaho ka lang, dun ka papapasok sa relationship, hindi ka pa nag-negosyo, siyempre, deficit talaga, minus-minus ang kukulang lagi ang pera mo. Kasi malaki na ang gastos, maraming gagastusin, at hindi talaga ma-explain. So, una muna bago sunod mamaya naman yung sunod na araw na lang yung family. Ngayon is relationship love. Bago na buo ang pamilya, nagkamubuo muna yan sa love at relationship. Iba yung sex talaga, yung sexuality. Kasi sa marriage, sa love, gawa talaga yan. Ang unang love talaga si Adan at si Eva. At yung gift na gibigay ni God Yahweh ay ang sex. Yun ang creation, papagawa ng tao at maging masaya. Bala, yun yun sa spiritual nyo at saka physically. Yun lang din ang pagkakaunawa ko, pagkakaintindi. Sa summary natin yung pag-explanation sa sarili mo. Then, ang love talaga, relationship, kasi ang iniisip lang kasi mostly sa iba, ang ano lang, sex lang talaga iniisip nila, yung kagandahan, yung tawag nun, yung na-attract ka lang ng isang tao, isang tingin mo lang, nagustuhan mo siya, tawag doon passion.
passion na tawag niya sa other term, sa other word, love at first sight. Yung parang may heart-heart yung mata mo pagkakatingin mo, ang gwapo niya, ang bait niya, ang galing niya. Diba mostly, na-attract talaga sa mga gwapo, handsome at pretty woman. Yes, it is called passion. Nagustuhan mo lang siya sa ganda ng katawan niya, sexy siya, maputi, maganda, maganda yung forma ng mukha niya, at mabait, yun talagang ano mo. Pero yung next level ng love ay yung intimacy. Yung getting to know each other. Yun natin natawag na nagdi-date-date na sila, nagsasama. Pero take note, hindi pa kasamaan ng sex yun. Bad yun. Hindi po hindi dapat magkita na one night stand. Hindi dapat ganun. Ang mga gentleman, nirerespeto ang mga babae. Yung mga hindi gentleman, nire-rape nila ang babae na hindi kagustuhan ni, di ba? Kakilala mo pa lang, ginalaw mo na yung babae. Tawag doon, rape yun. Disrespect yun sa babae. Walang respeto yun sa, yun lang din kung inisinti ang mga babae na sama mo, swerte ka lang. Pero pag makasuhan ka ng rape, wala ka talaga. Yun lang iniingatan ko, may mga babae kasing salbahe minsan eh. Pagpipirahan ka lang. Yun lang din na, importante po talaga na, ibang lesson yun ang sex, yung sexuality. May mga lesson yan, mga Webster Dictionary, family planning, yung mga about sa sex. Kasi, saan ba pupunta yung ano nila, samahan? Doon naman yan eh. Sa scandal, yung mga sex nila yun. Pero, live-in lang yun. Walang kasal, walang plano, walang negosyo, or hindi nag-aaral. Yun ang tawag nun na love hug. Love hurts. Love hurts! Love scars. So, ang relationship nila, hindi na, nabiglaan lang sila, nakuryente lang sila. Nagkakita sila, din ay nangyari. Katapos, uy, ano pala to? Pangit pala tong ugali nito. Ito, hindi ko pala gusto to. Doon na naglalabasan. Yun na mahirap na, hindi mo na masyadong malapit or close. Magkikilala mo na sa isa't isa. Baka hindi mo nagustuhan siya. Baka yung style niya o trip niya, baka sugarol siya. Or, hindi naman ako ganun. Adik pala siya, masama palang ugali yan, nangiinom pala siya, nagpalabisyo pala siya, tigas palang ulo niya, gusto niya barkada pala. Yun ang mostly na marami ngayon. Bihira o kunti lang ang taong matino. Swerte na lang. Lalo na unbeliever ang kasama mo, hindi wala takot sa langit. Siyempre mahirap yun pakasamahan kung ganun ng mga tao. Pero ako, sa standard ko, sa sarili ko, talagang gusto talaga na believer talaga, mabait at may takot na sa langit. Yun lang din at gusto ka at ganun. Pero mostly kasi ngayon sa kanila, sa mga kabataan, gusto lang nila may thrilling, may excitement, gusto nila na may nangyari agad, nakita. Hindi talaga yun biblical. Ano yun, worldly na isip at gawain. Pero yung spiritual talaga, kung biblical ang pipiliin natin, talagang loyal yan. Pero ang sabi pa sa Bible, virgin talaga ang hinahanap sa Bible. Dapat kung para hindi makasala ang babae, dapat virgin sa yung unang galaw na lalaki, dapat may dugo. May Bible verse yan. Virgin, type mo yun sa Bible verse about virgin. Dapat may puting tela ang lalaki sa pamilya. Pag ginalaw siya, dapat may dugo. So, ibig sabihin nun, hindi siya nag-contact ng mga sexual activity sa ibang lalaki bago sila magkasal. Yun talaga ang, kung gusto na talaga natin ang hanapin yung standard, yung tama sa langit talaga. Hindi naman ako perfectionist. Kung titignan talaga natin sa Bible, kung gusto mo, dalawa lang kasi piliin mo, kung worldly lang, parang easy go lang, easy lang pumasok, easy lang din gumalis. Hanap naman ng iba, ihanap na ng iba, ganun kasi sila eh, wala silang, hindi sila stick to one, hindi sila loyal. Kung masama ang nangyari, kung hindi nila nitindi ng babae, alis agad. Diba? Hindi naghanap buhay, pogi lang, magaling lang sila magsalita. Oo, na nadadala ang puso ng lalaki, babae. Kasi yun lang din ang kawawa. Yun, maraming anak dito, maraming anak dito. Yun ang uso ngayon, common. Pero kahit yan uso ay sikat yan sa iba, hindi ko gagawin yan. Yan, hindi ko gagawin yan. Never do that because it is not biblical. It is not legal, it is not proper. Hindi talaga siya tama. Kahit ano pang reason na i-explain natin o excuse, hindi talaga siya pwede.
Yun ang pinakamahirap. Nga gagawin mo ang tama ay mali, ang mali ay ginawa na nating tama. Kasi tama kami, kasi marami kami. Ito ang common. Ito ang kadalasan nakikita mo sa TV, sa totoong buhay. Kahit saan pa sa mundo, di ba? Unang kita. Na nangyari doon, kuryente agad. Ah, ganun. Pero ang ginawa nila mali pala yun. It is wrong. It is not in the Bible. It is worldly. Sabi nila, killjoy daw ako, pastor daw ako. Sabi daw nila, what if kung may hubad na babae sa harap ko, gagalawin ko ba? Hindi, kasi alam mo na, maraming lumaganap na AIDS ngayon. Isang mali mo lang, wala na, patay ka na. Kung magkamali ka, kung wala kang pera, magastos, wala ka pang trabaho, wala ka pang pag-aaral, wala pa kang naipon, nagastos ka na. At lalo kung mag-aanak ka pa, so problema talaga siya. Ginawa siya ng mga curses kasi dahil sa katigasan ng ulo ng tao, kung masunurin lang tayo sa langit, di tayo mamamalasin. Oh, meron ako mga sa relationship, sa kalab, sunod na yung pamilya, ibang storya naman yun. Kasi ang love talaga at relationship, yun ang initial sa family. Paano magkapo ang isang asawa, lalaki at babae at magkaroon ng anak. Yun talaga ang initial, love at relationship. Diyan muna nagsisimula. Kilalanin mo muna yung tao, kung ano bang ginagawa niya, ano pagkakitaan. Kasi marami talaga kasing mga scammer ngayon eh. Tawag nun love scam. Oo, idadrama ka, ganito, manghingi na sila ng pera, ganito. Kasi may emergency dyan. Lalo na sa internet, maraming mga scammer talaga ngayon, love scam. Oo, marami, nahingi na sila ng pera kasi nahirapan na sila. Nakuha na nila yung loob mo. Yun lang din, ang mahirap talaga ngayong panahon. Lots of scammer talaga ngayon. Sa ipagkatapos, mababa talaga video natin, no? Pasensya na po. Yun lang po masasabi ko po sa inyo na talagang mahaba ang explanation sa love story na ito. Talagang maraming kwento-kwento na maraming iba-ibang tao, iba-ibang kwento, pero mas common na buntis, na walang ama, at dinajudge sila na wala daw yung anak nila, na pabayaan, iniiwan-iwan na lang nila. Kasi na biktima kasi ng maling lalaki o pinili nila yung hindi tamang tao. O di nag-aaral, mas ginalaw nila ka. Yun ang maingat talaga ang mga babae na huwag palapit-lapit sa lalaki. Huwag magpagalaw kung hindi pa kayo. Kasi pag di-deny na ang lalaki, yan, iiwanan ka lang talaga. Bibigyan ka nila ng similya. Tapos ka ginalaw, mabuntis ka na, sabi ng lalaki. O, di ko yan anak, no? Wala tayo, no? Ganun. Yun ang importante na ang kasal, security yan, safety yan sa babae na. Yung lalaki, yun ang mag-provide. Kung galawin mong babae, maggastos ka. Hindi dapat i-thank you yung babae. Sa akin ha, sa aking prinsipyo. Kailangan ko lang talaga magkapera. Para galangin, respetuhin ang babae para for the love, peace, and happiness. Kasi for the love, hindi ka magka-peace, wala kang happiness kung wala kang pera, kung hindi mo paghirapan yung babae. Kasi gusto nila, galawin lang kasi pag maganda, akin na yan. Usap-usap kami, kaibigan na kami, kinukuha na nila yung loob mo. Pagkatapos, hindi pala tama yung tao na yun. Marami kayang ganun. May iba din na namatay na love life din sa sakit, may iba na disgrasya, may iba na nagkakaaway, nagkakahiwalay. Mayroon din love story, sa radio, love stories, yung Papa Joe, yun, basta doon may mga love story, iba talaga ang love story din, love story ka Taylor Swift, pero talagang ito, ang love kasi yung feelings, na mayroon kasing stages sa love, mayroong passion, intimacy, at yung pangatlo is yung commitment. Yung commitment na samahan mo na talagang taon iyon, iisa lang ang pipiliin mo at siya ang samahan mo sa buong buhay mo. Yung tawag na commitment, nagpapakasal, siya na talagang plano mo, hindi ka na maghanap ng iba. So dapat yun na talagang decision mo at hindi ka na maghinayang kahit negative or positive siya na tao. Yun na, siguraduhin natin na i-check natin yung tao talaga, tama, mabait, masipag, at walang ginagawang kalukuhan o bisyo. Pero sa kaya, sinasama ng bisyo as in norm na normal na . Pero tignan mo, normal yung lumadami sa ospital, maraming nagkakasakit, walang pera, yun na yung dahilan.
because of our choices, hindi naman ako perfect, hindi naman ako perfectionist, hindi naman ako na super high standard. Ano lang, nanigurado lang tayo na maayos. Gusto ko rin na makaprovide din sa family. Then ang buhay talaga na ngayon, sa love and relationship, maraming single. Maraming hindi marunong mag-relationship kasi busy na sa trabaho, sa school at trabaho. At wala na halos, pagod ka ng katawan mo, lubat na. Matapang na lang taong may bisyo. Matapang na masama sa sarili mo. Pero yun lang masasabi ko po sa inyo na relationship is a serious matter. Kasi yun ang initial, dapat kila NBI ka, investigative. Kasi iba eh, na yung una, hindi siya mahilig naliligo, pero dahil nagkasama na kayo, nagjojowa na siya sa'yo, naliligaw na siya, courting or courtship, naliligo na siya araw-araw. Pero pagkatapos nung nagkasama na kayo, ano pala siya? Kunwari lang pala yung sinasabi niya, yung mabait siya, hindi pala, baliktad pala. Pero ang sabi niya sa libro na mag-asawa, hindi biro, ang ligawan ay lukuhan. Lukuhan talaga, deceiving ba or scam? Daya. Kasi pinakita nila lahat yung gusto mo, pero hindi talaga sila ganun. Na mabait, masipag sila, matulungin sila. Hindi talaga sila ganun. Papakita ang tao lang, kunwari lang ba or pretending. Ang mga tawag nun sa ganun na buhay. Pinakita nila lang nila yung gusto mo. Pag matapos nang nakuha nila yung gusto mo na nagalaw ka na, eh, babalik na sila sa normal. Magloko na sila at ganun na. Haanap na sila ng iba. Bali na ano lang, alas, natikman ko ng babae na yan, nasubukan ko na yan. Yun, nabiktima ka sa mga scammer. Yun. Tayo, legit naman tayo eh. Ang legit na tao, gagalangin ka, irerespetuhin. Pero kung kapag ang lalaki ay walang galang sa'yo, sabihin mo, mataas sa kanya, yun nun, yung ari niya. Pero ang problema lang din, hanggang doon lang siya. Hindi ka talaga ang number one niya. Yun lang din ang mahirap na kunin ang puso ng tao. Yung kunin ang puso ng mahal mo. Kasi ngayon kung mahirap na kasi, kahit believer nga, maghanap pa rin ng iba, matukso pa rin dahil sa pera. Yun lang din, pag may pera ka, hanapin nila ng pogi. Yun lang din ang problema ngayon sa panahon. So, saan ba talaga? May pera o pogi? Sabi ng babae. Yung dalawa, pogi pa at may pera pa. Kilig na ang babae na yan. So, dito lang tayo sa ating part, series to sa ating love and relationship story. So, gagawin natin anong tama at mali. Gagawin natin ano ang tama, alamin natin. So, okay, like, subscribe, comment, share. Thank you lang po. Dito lang muna yung video natin sa ano. Sa love story. Magawa tayo ng next story naman po.